Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga viewers. Welcome to my vlog. Ito nga pala po ang inyong pong lingkod na si Apo Joey. Sa lugar pong ito ay meron na naman po tayong isang mahalagang episode na akin pong itatampo ngayong araw na ito. Pero bago po yun, nais ko muna po kayong anuyahan na mag-subscribe, mag-like dito po sa aking YouTube channel. Pakiclick na rin po ng bell button para lagi kayong maging updated sa mga videos na aking gagawin. For this episode, ay ang itatampok natin ay isa na naman pong makasaysayan, makabuluhang kwento. Patungkol po ito sa spiritual. Kung natatandaan po ninyo ng last episode ay itinampok natin yung isang manggagamot. Ngayong araw na ito ay ito po ay may kinalaman po sa ating pong nakaraang episode. Bali ito po yung part 2. Na kilalanin natin ang buhay at pagkatao ng ating kapatid nito. Ang kalimitan po ang mga manggagamot ay mapapansin po natin na may kani-kanya silang pamamaraan ginagawa para magamot ang pasyente. Makikita po natin ang iba ay gumagamit ng posporo o palito, pang-ipit para matanggal yung kinarga na mangkukulam. Ang iba naman po ay sa pamamagitan ng kamay o daliri. So, ito pong manggagamot na ito ay kakaiba ang kanyang ginagawa. Ang ginagamit niya ay sa kanyang pasyente yung suot niyang damit na marumi, siya yung pinasusuot sa pasyente para gumaling. At pagkatapos maisuot, sa kanya kinukuha uli yung kanyang damit. So, kakaiba po sa mga manggagamot. Ang isa pa pong ginagawa nitong manggagamot na ito ay yung pong dugo. Imagine po, yun pong dugo ay galing po sa kanya. Let's say may dumugong kaunti sa kanyang paa or balat, kumukuha po siya at ito po ay inilalagay niya sa bulak. At pagkatapos po ay ipinapayo niya na ito po ay lagyan ng langis at pwede po itong gamitin para ipanggamot sa mga may sakit. Atin pong kilalanin ito pong manggagamot ito. Ito po ay si Dr. Bernardino B. Galdo. Ito po ay tubong Mindanao bago po ito napunta ng Batangas.
Ang labi po niya ay nasa bilog-bilog. Siya po ay hindi po inilagay sa sementeryo dahil kabilin-bilinan po niya ay doon po siya ilagay sa kanyang chapel. Kung nais niyo po na may malalaman patungkol sa kanya, atin pong panoorin ang mga kwento nitong mga taong ito na nagbigay patunay sa atin kung papaano magamot ito pong si Dr. Galdo o Mamay Galdo. Abangan, panoorin po ninyo ang aming pong panayam. Araw ano, ako'y siyempre namumroblema yung aking anak. Iikot ang camera. Yung aking anak mag-a-abroad. Ay, ako iyak na nang iyak. Oh. At gawa nang wala akong pera, wala kaming kwan. Ay, sinisingil na kami nung pinagkakautangan. Hindi ako nagdasal. Naku, sabi doon sa mga nagdasal. Wala si Roseng. Bakit hindi dumating si Roseng? Narunan niya, iyak lang yun ang iyak sa bahay. Sabi, kahit na kayo wala, ay kayo makikita. Alam na ako. Oh, at dahil ang ang sabi ko nga sa amin, pag duwa ko sa bintana, doon sa kanyang bintana ng nasirang bahay, panaw ko kayong lahat. Alam ko lahat. Gabi-gabi, tinitingnan ko kayo. Binabaybay ko kayong isa-isa. Aming sabi ko nun, si Mamay Gabdo. Ay, di noon, nung ako ngayon, hindi ako nagdasan. Kaya naman may dumating na rito. Bakit ka iyak nang iyak? Anong problema mo? Alam ko ang problema mo. Kaunin mo si Luisa, kaunin mo si Lucia. Pinakauno yung mga kapitbahay namin. Di utang ako. Kayo ho nanay, ano hong inyo naalala? Anak, eh, sabi niya, huwag niyo sisingilin ito ha. Ako ang magbabayad sa inyo, huwag mo sisingilin. Kayo hindi ano ako nasingil, hindi na ako nasingil. Tsaka magtataka ka, pag sinabi niya sa tao, parang sinusun na may kapangyarihan siya na para... Basta yun eh, alam mo sa akin naman ha, yan ay may sinabi na, ang sabi niya sa akin, bibigyan lang kita ng tatlong binhe at kukunin ko agad ang iyong asawa. At may mahalaga kang gagampanan sa buhay. Kaya ako'y ang aking anak tatatlo, maaga daw niyang kukunin. Kailan ho yun nangyari? May bagong datigla siya rito. Ano si Eric? Wala kang dito. Oo. So, kaya nagagaling ang power mo? Ang sabi sa akin eh, noong kakamay, guwanan ako dalawang beses na kunan. Siya eh, sabi doon sa tiya ko eh, pumunta, nagdasalaan. Umara po kayo sa camera. Maya-maya yan sabi, siya aanak na eh, lalabas na. Yung part nilabas na lang, walang guwan, basta lumabas. Yung aking kuha. Sa tingin nyo, ilang taon na siya nung siya nagsimula manggamot? Anong edad? Naroon sa nicho niya. Edad 33 siya nung mamatay. Hindi, si 48. Nung siya pinanganak, ay 1933. Yung siya pinanganak. Namatay, 1985. Ayun. Nung inilimig siya, parang may sinamang, parang korteng puso na marmol. Ayan, no. Tapos, ito hong langis na ito na nasa bote na may dugo, ay paano doon ang istorya ho nito? Basta binigay sa akin, ang sabi sa akin, lagyan mo na langis at maigamot mo sa lahat ng nasakit. San galing ho yung dugong iyon? Sa Mamay Galdo nga ho. Kay Mamay Galdo galing yung dugong iyon. Sa kanyang paa. Kinuha. Kinuha din niya sa kanyang paa. Ang gayong may nagdugo, ginayon ng bulak, ibinigay sa akin. At arilagyan mo ng langis. At magagamit ng pagagamot. Ano naman ho ang naging epekto? Aba, ay meron naman ang naging epekto noon. Haplasa ko noon, sabi ng doktor eh. Aba ay... Masyado religiyosa ho kayo.
Yun yung gayak mga ng nunuan niya, Mga Reynosa, yung isa diyang gayak ng baby akin ang kunoong at ano bang oras na di kami ko bumbi ako kanina ay dumating ka ko huwag mo ninyong hindi naman bibi akin wag niyo ko operahan hindi naman operahan niyo na gawa ng kwan yon yung tawag doon na natain na ng dugo ng puti sabi ko huwag niyo ipako kanyan ha huwag pakikibo at pagdating ko ako ang nahaplos ay di ang sabi daw ng doktor mga relihiyosa hindi na natuloy yon buhay pa ho noon siya no wala na ay, wala, ang matanda? Oo. Wala na. Nung mamatay yun, ay ang anak ko ay yung aking bunso naman. Bago, doon din sa ospital na yon, mayroon taga doon sa dayapa naman na nagwawala at parang nakakuha. Ay, ang dinasabi niyang ng kapisang ina noong bata ko yun, ay, ito, mayroon doon nagwawala, puntahan mo. At pa, pinuntahan ko nga naman. Hawak ko yung aking langis, nakatago, inikutan ko, tinuskusan ko lang, tinuskusan. Ba, di kanina, kana maya-maya, ikumalmado, wala. Parang nawala ng kuha. So, maraming salamat. Ayun. Ginagamot niya. Ano po klase yung kanyang ginagamot? Mga... Lahat niya sakit. Lahat ang ulo niya sakit. Alam ko, cancer. Hindi naman siya naturok, hindi naman siya kuwan. Ang iginamot lang sa aking anak na yun, ang bukol na yun, may dala siyang butilyang gayon na may lamang parang langis na puting-puti. Ito lang ang niya ipapahid mo rito at hukupa na ang butil na yun. Hindi. Hindi na po. Kung kasi magagamot at kailangan-kailangan, ang kukuhan nila yung gamit na hinubad. Ayun, sige po. Bago lalagyan tayo ng gamot, kailangan-kailangan at meron kang dala sa katawang mong karamdaman, yung ibigay namin, bibihis namin yung mga gamot na yun. Kaya pinagbibigay sa amin. Guys, maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik sa aking vlog. Salamat po sa patuloy na nanonood. Mga kaibigan natin sa espiritual, mga nasa ibang bansa, United States, Amerika, Canada, maraming pong salamat sa iyo mga kaibigan ko sa espiritual, maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa inyo pong patuloy na pagtangkilik nitong aking vlog, naway huwag po kayo magsawa na ako'y inyo pong patuloy na suportahan. Dahil nga po sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin ay hindi rin po ako magsasawa na bigyan ko kayo ng iba't iba makabuluhang kwento patungkol po maging sa spiritual, maging sa anumang bagay na nagiging issue dito sa atin bayan ay ito po yating hahalungkatin, aalamin. Kung nais po ninyo na mag-suggest o mag-mukahi po sa akin, pwede po kayong magbigay ng comment at para po ma-topic natin sa darating po mga episode. So guys, maraming po salamat sa inyong lahat na way nabahaginan ko kayo ng munting kaalaman patungkol po dito po kay Dr. Galdo. Abangan nyo pa po ang mga susunod ko pong episode. Dito lang po sa nag-iisa kong channel, Apo Joey's Vlog. Ayan. Bye-bye po and God bless you po.